Hello guys, welcome to my channel. I eat breakfast now. Ano guys, shawarma in the night. My baba give me chicken shawarma guys. Tapos nilagyan ko siya ng mayonnaise. Mayonnaise at saka ano, tomato, fresh tomato. Yun, kasi chicken eh, shawarma chicken. Kaya, it's gaw. Nilagyan ko siya ng kubos guys, saka mayonnaise at saka tomato. Yung shawarma na siya guys, pero hindi siya nakalagay sa kubos, nakalagay siya sa parang styrofoam. Tapos ano, isa-isahin na lang yung kuha, parang ganun. Tapos ang parang ginawa nila, nakalagay siya sa styrofoam yung chicken. Yun guys, so yung chicken maliliit siya. Tapos ano, nilagay nila sa styrofoam, tapos yung kubos, nautay-utay nila ng ganon-ganon. Hindi nila kagaya ng ganito, binili nila, hindi. Mas nakamura yata sila pag ganon eh. Pag ganito, mahal kasi pag nakalagay sa kubos eh. Pag hindi nakalagay sa kubos, medyo marami. Tapos hindi sila, nakamura sila. Pag nakalagay sa ganito guys, mahal, I think 750 pills ang isang piraso. Tapos kapiranggot lang na chicken. So, ang ginawa nila, yung nakalagay lang sa plato. Pagkabi binigay ito, sabi ko, pang umaga ko na lang para breakfast ko lang. Ayan. Maraan ko nga. Masarap sana mayonnaise. Wala akong mayonnaise eh. Crap lang. Dala ko siya ng konting crab, tapos fresh tomato. Kaya masarap siya. Ayun guys. Sarap siya guys. Mas masarap ilagay mo ano, mayonnaise. Baka mong cucumber. Yung shawarma lang binili na kalagay sa plato yun. Tapos wala rin cucumber. Basta puro chicken lang. Tapos, McDonald's ribs at saka pieces lang. Yun lang. Walang cucumber. Tapos, may kamatis fresh. Parang ganun. Walang, hindi wala akong nakita may cucumber. Yes. Tomato fresh at saka onion white fresh. Tapos, kapiranggot na pieces. Minsan mayroon pa nga sauce na garlic eh, wala akong walang ulam na dito. Minsan mayroon na. Tapos itong kubos na to nakalagay sa pack. Obo. Ay, kung tatlo ang matala ko. Ayun ang binalot ko dito. Tapos, isang piraso binalat ko yung kubos dito sa chicken at saka ano. Tapos lumambot siya, kaya nilagyan ko siya ulit. Ayan o, kagabi ko nilagyan, tapos ngayon dinagdagan siya kasi sobrang lambot. Madali yung gumawa ng shawarma. So, mahal-mahal pag bumili ka. Dito ang special, I think, 750. Tapos mayroon 250 or 300. Dati doon sa Fahil mayroon eh. 350 ba yun o 250? Bumibili ako. At gusto kong bumili. Restaurant India yata. Eh. Sukit ko yun pag nandoon ako. Wait, mayroon silang sambusa. Kung ba tapos chili na prito. Tapos French fries, titinda sila ng ano. Sarap. Tatlong ganito, busog ka na.
Ano? Delicious, delicious, guys. Or meat. Karop. Hindi ako makain pag ano, shawarma karop. Hindi ako makain ng shawarma pag ano. Sila lang ako makain. Love ko dito yung ano, yung chicken. Sobrang tapang ng kopi ko kasi ano ah. Isang pack ang nilagay ko. Kaya. Sobrang tapang. Masarap sa umaga, mainit. Mainit na kape. Yung tama na ang lasa. Sobrang tapang yung isang pack. Inokontrol ko talaga guys ngayon ang matamis guys kasi mahirap magkachibitis. Kahit nga yung mga candy-candy, mga chocolate, tinatabi ko yan, hindi ko kinakain. Sa ginawa ng mga anak ko, pag hindi na gusto, pinamimigay. Tapos yung si Queenie, yung bata, ay Diyos ko, laging kumakain ng pumupunta sa bahay, laging kumakain ng chocolate. Binibigyan niya. Minsan tuloy yung bata, hindi na wala lang gana kumain. Tapos nakakatawa yung bata. Guys, video call kami ng anak ko. Nakikisali siya. Aba, humingi ng pasalubong. Kaya ang ginawa ko, niipunan ko siya. Yung gano'n ka mama ng biskuit, KitKat, gano'n. Iniipon ko, ibibigay ko sa kanya yung. Matuwa ang bata ko. Hindi pa pala kung mag-asawa siya. Ang babata pa nila. Kung ako nga lang, ayoko silang mag-asawa. Mahirap mag-asawa. Sabi na pag wala yung mapangasawa mo, Diyos ko. Sama yung lalaki. Kailangan yung mapangasawa nila, yung mabait, yung makajos. Mahirap masipag sa baro. Sila lang. Sila lang. Kilala-kilala yung pandaw. Kung kanto na naman, mahal ka ng blanay. Para sa akin. Kasi, pag nagloko yung asawa mo, kakanto mo yung blanay mo. Yung ano po ako. Pero ako, nakilala ko yung asawa ko, ayaw sa akin ang blanay ko. Pero nung magkaanak mo siya, parang nagbago daw ang tingin niya sa akin. Yung biligay niya si Erica. Kaya, nung lumabas yung eldest ko, ano, more blessing talaga yung sobrang bait ng biyanan ko lalaki, tapos yung biyanan ko babae, mabait na rin siya. Although, maglita talaga siya. Tapos, ano, inamin naman niya kay Erica yun na ano eh, hindi ko gusto mama mo kasi maraming naliligaw, ganun pa lang sabi niya. Pero nung lumabas ka na, sabi niya kay Erica, galit na galit nga si Erica kasi bakit ayaw nila sa akin. Ang bait ko daw, sabi gano'n ni Erica. Sabi naman ni nanay, gano'n talaga ang nanay. Gano'n, gano'n. Hindi ko naman alam na gano'n pala si mama mo. Gano'n, gano'n, gano'n. Yun. Mahirap mo yung, kumbaga, nahirapan ako nung, kumbaga, hindi ako masyadong nahirapan nung, ano, nung nagkakilala kami ng asawa ko kasi, hindi ko naman pinangarap mag-asawa, pero siguro sa mga babaeng
gustong mag-asawa, tapos mahal nila yung lalaki, siguro mahihirapan sila sa sitwasyon na nangyari sa buhay ko. Pero ang Diyos parang tinitimbang-timbang niya eh. Yung hindi ko siya boyfriend na pang-asawa ko, parang ganun. Tapos again sa akin yung nanay at saka kapatid, parang ganun. So, ang Diyos ganun siguro talaga eh. Kaya hindi ako masyadong nahirapan ng pamitas. Parang baliwala lang. I don't care. Ganun. Ayaw sa akin. Ayaw ko rin. Ayaw kong magpakasal. Ayaw kong mag-asawa. Parang ganun ako. Kasi biglaan ang pag-asawa namin. Tapos yung biyanan ko, ayaw talaga sa akin. Ganun. Paparinig pa yun. Ganun, ganun. Tapos yun, si God talaga marunong naging kabaliktaran nung nagkaanak kami. Sobrang bait niya. Sabi ng biyanan ko noon, ako nang mag-alaga, Erwin, mag-abroad ka, maghanap buhay ka para sa mga anak mo. Sabi ng biyanan ko sa akin. Kaya ngayon, wala na siyang masabi sa akin. Kaya nga siya, yung biyanan ko kahit ano, kung pwede lang, kung mayroon ako, gusto ko ibigay sa kanya. Kumbaga, pambayad utang, kumbaga, utang na loob. Siyempre, di ba, siya ang nagtingin sa mga anak mo, diretso yung mga anak mo, hindi maaga nag-asawa. Tapos, yung mga, kung ano yung utak ko, ganun din sa mga anak ko, yung ayaw na maaga mag-asawa. Tapos ang ayoko naman sa kanila yung ang tagal na ng mga boyfriend na wala namang parang walang silbi, parang long years, 5 years, 5 years and a half, 4 years and a half, parang gusto ko hiwalayan nyo. Hindi siguro para sa inyo, maghanap ulit kayo. Iba sila eh, iba yung mga anak ko eh, steady lang. Ako noon, Diyos mio. Paghiwalay, after 1 year, mayroon na akong boyfriend. Hiwalay. After how many months, mayroon na namang naligaw sa akin. Ganon ako, parang ligawin ako. Feeling ko ligawin ako. Walang anak ko nagmanang ganon, I feel. Kasi si Camille, yung kisay ko, ano eh. Ayaw na nga ng boyfriend, naka-isang boyfriend na, tas ayaw, gusto mag-aral. Feeling ko walang nagmana sa akin na ganon na. Maraming naligaw, tapos paghiwalay, maraming nagligaw, gano'n. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami akong naging boyfriend. Kung saan ako, kunwari po, uwi ako ng Negros. Mayroon akong boyfriend sa Negros. Sa Quezon City. Mayroon akong boyfriend sa Quezon City. Pumunta ako ng Laguna, nagka-boyfriend ako. Gano'n ako, hindi ko alam. Feeling ko naman, di ako maganda. Mabait lang siguro. Saka palangiti ako nung dalaga. Palangiti ako na maldita. Kunwari maldita. Pero hindi ako maldita eh. Siyempre, ang lalaki, anuhin mo talaga, yung malditahan mo para malaman mo kung mag-sacrifice talaga sa'yo. Di ba parang ganun? Ganun ugali ko, guys. Hindi ako maldita. Maldita ako pag nagliligaw ko sa akin. Tsaka huhuliin ko talaga ang ugali mo. Ganun ugali ko, guys. Kaya, bye-bye. Tapos na ako, guys. Busog na ako. Kaya, bye-bye. Di ko ubusin yung cake ko. Bye-bye.